Para sa unang paraan ng ating pagluluto, magpainit ng tubig sa steamer o kaserola. Magbalat ng 6 na pirasong saging, medium size o kaya large size, depende kung anong meron available sa inyong kusina, at durugin ito. Durugin hanggang sa maging tino ito, mga guys. Hanggang tuluyan na ito madurog lahat. Butter. Naduro ko na ay. Natunaw ko na ito kanina, mga guys. 2 itlog, large. May sumamang shell. Tanggalin ito at haluin. Sa 3/4 cup of water, maglagay ng 3 hanggang 4 na kutsarang powdered milk. Kahit anong powdered milk meron kayo dyan sa bahay po pwede. At ihalo ito sa banana mixture. Ayan, tapos na ang ating butter. Para naman sa dry ingredients, magsala ng 2 cup ng all-purpose flour. Wala akong malaking pansala, guys, kaya pwede nang pagsagaan itong maliit. Meron kayo mas malaki, mas mainam para mas mabilis tsaka walang natatapon na flour. Magdagdag ng 1 cup ng white sugar, 1 cup ng brown sugar, 1 tablespoon ng baking powder at 1 tablespoon ng baking soda. I-mix ito ng mabuti. Ihalo na ang ginawa nating butter kanina sa dry ingredients. At haluin itong mabuti hanggang sa matunaw yung mga harina sa loob pa. Ayan. Pagkatapos, sa isang container na gagamitin natin, maglagay ng mantika sa loob, pagpahid ng mantika o kaya ng butter para hindi dumikit ang banana cake natin kapag ito ay naluto na. Lagay ng raisin para sa ating toppings, pero lulubog pa yan, guys. Kaya after 30 minutes, isa natin ulit at maglagay tayo ulit ng panibagong raisin. Ilagay na natin ang ating banana mixture sa steamer. Pagkasahin natin yung 2 sa rice cooker, guys. Para naman sa 2nd paraan ng pagluluto, maglagay ng banana mixture sa kaldero, kaya sa kaserola. Pagkatapos ay ipatong ito sa pinainit na kawali. Make sure, guys, na mainit na yung kawali bago natin ipatong yung ginawa nating banana mixture. After 30 minutes, isan natin at lagyan natin ng sliced cheese. At takpan itong muli. Tara! Luto na ang isang paraan natin ng pagluluto ng banana cake gamit ang steamer. Huwag muna natin itapon yung ginamit natin tubig dahil meron pa tayong natitirang banana mixture. Gagahit pa natin yun para mamaya. Ayan na. Luto na ang
gagawin natin, punasan ulit ng mantika ang loob at ilagay ang natitira pang banana mixture. Ilagay ulit sa steamer. Maluto ng 45 minutes sa medium heat. Sa pangalangkwanan ng pagluluto, gamit ang kawali. Natapos, after 1 hour, kung naluto na yung banana cake natin, gamit ang kawali. Kanina, guys, hindi ko nalagyan ng oil yung loob ng kaldero. Nalimutan ko, guys. Kaya, ayan ang naging resulta. Nakikita nyo naman, dumikit. And next time guys, dapat lagyan natin ng oil or butter ang container natin. Dito naman, sa huli nating niluluto, paglagay ng dinurog na mani. Happy lang guys yung ginamit ko dyan. Nabibili sa mga tindahan. Meron kayo dyan na iba. Pwede naman. Turugin nyo lang guys. Ayan. After 45 minutes, luto na ulit. Pansin nyo guys, mas mabilis maluto sa steamer kaysa yung dun sa may kawali. Ayan. So para sa toppings guys, optional lang yung mga yan. Pwede nyo lagyan, pwede rin naman hindi. At kung anong topping pero pwede rin. Ayan. Tikman time guys. Tikman natin. Lambot. Ayan guys. Kitang-kita nyo naman kung gaano kalambot ang humiwa. Saktong-sakto ang luto guys. After 1 hour. Kaldero. Yung cheese guys, hindi masyadong naluto dahil late ko na nailagay. Meron pang gustong maon ng tumikim sa akin guys eh. Shoo! It's done! Guys, gawin ko sa inyong mga bahay at ipatikim sa inyong mga pamilya. Sarap. Okay guys, thanks for watching. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-like, share and pa-subscribe na rin para updated kayo sa mga i-upload ko pang videos. Click nyo lang po yung notification bell. Thank you!